Katapos ko lang mag-breakfast, kaya maghahanap ako ng libreng dessert. Timing, bumunga na po yung puno ng sarisa at ito yung kakainin ko. Masarap din kasi itong gawing panghimagas, matamis. Pero hugasan nyo lang, lapitin kasi ito ng alikabok. Libre ang pagkain kapag meron kang itatanim. Abot kamay ang langit talaga. Isa ito sa pinakamasarap na feeling dito sa probinsya. Tahimik at maraming libre. Check ko muna yung mga baka ng aking uncle. Maganda din mag-alaga ng baka, lalo na kapag malalaki yung mga alaga mo. Matagal kasing lumaki yung purong native. Tatlo ito sila at yung isa natatago. Yung isa, oh, gumagalaw yung kanyang ears. Nabitin ako sa panghimagas. Baka may mahanap pa tayo dito. Check natin tong niyog. Uy, walang laman. Dito sa probinsya, dami din pong mga niyog. Pero dapat sa inyo yung lupa, sa inyo din po yung niyog. Hinihintay ko na lang maging okay na tong saging at putulin natin. Ikaw na saging ka, tatandaan kita. May isang saging pa ako nakita dito. Ganda din ang bunga. Ganitong time, tinatawag na ko ng kalikasan. Ganda na sana ng setup ko, kaso hindi ko pala na-off yung camera. May nahanap na butong si Papang dito. Inumin natin. Hindi lang po pagkain yung libre dito sa probinsya, pati yung drinks, libre din po. Refreshing talaga. Magpapatulig muna kami dito sa aming mga alaga. Back to work na tayo. Ito yung tip na ibibigay namin sa inyo. Ito yung ginawa ni Papang holder para sa tubigan namin. Imbis na pa isa-isa, madamihan na. Sabay-sabay na silang ilalagay doon sa patubigan. Paano naman kapag magbukas ng net? Ganito lang, iniiwan lang. At hapot na naman. Kapag magsisira ka rin ito, ilagay mo lang. Tapos sira na, hakot na naman. Ganun na kasimple. Asukal yung ilalagay namin sa tubig ngayon, pampagana nilang kumain. Oh, another life hack na naman, para dito sa pagmamanok. Nabibili ito sa mga agribets, 110 pesos kada isa nito. Yung sabitan nito ay kabilya tsaka tali. Purpose niyan para hindi agad-agad madumihan yung tubig nila. Hindi mainitan at hindi mabasa ng ulan. Ngayon, kukunin na ni Papang yung mga sisiyo at ilalagay niya doon sa balde dahil nga babakunahan ko itong mga bagong batch na kukunin ng mga buyers. O diba, simpleng-simple lang po yung brooding pen namin. Simple, mura at effective. Mas napapabilis nito ang return of investment. Piniprepare ko na yung B1B1 tsaka Lasota dito. Meron na rin itong infectious bronchitis. Ipapatak lang naman to sa mata ng ating sisiyo o sa manok. Sobrang dali lang gamitin to. One side lang yung lalagyan natin. Stressful kasi yung pag-a-apply ng bakuna dito sa ating mga alaga. Kaya kung one side lang yung medyo mahapde, sa isang side okay lang. Ito, uulitin ko ha. Kumuha ako ng isang sisiyo, yung yellow naman para makita nyo ng mabuti. Dalawang patak sa mata. 1, 2. Okay na. Sobrang dali lang mag-apply nito. Kitang-kita nyo naman kung gano'ng kabilis. Charot lang. Hindi po nakakapagod yung trabaho namin dahil ganito talaga yung aming passion. Dito sa isa pang batch, chine-check ni Papang yung mga sisiyo. Kita nyo naman kung gaano ka-healthy yan. Yun, no? Gaganda. Meron ako ipapakitang sisiyo sa inyo. Itong nasa una ngayon is yung bard. Sisiyo ng bard yan. Ganda. Yung pangalawa naman, sa gitna, yan ay sisiyo ng Black Ostrop tsaka Jersey Giant. Itong pangatlo naman, Naked Neck tsaka Jersey Giant. Lalaki po yan. Another batch na naman yung chine-check ni Papang. Gusto kasi naman talaga, quality-quality yung ibibigay namin sa mga customers namin. Yung bakuna, kahit dyan lang yan, hindi po mamamatay yung mga manok na malapit sa inyo. Yung mga hindi nabakunahan, hindi po mamamatay yan. Kahit ipusta ko pa lahat ng manok ko, hinding-hindi po yan totoo. Ganda ng mga sisiyo. Sa kabilang side, medyo marami. Yun. Every 3 days, nagpapalit kami dito ng rice hull para talagang malinis na malinis yung aming brooder. Yung ibang sisiyo dito is nabenta na, ngayon nasa mga 400 plus na lang ito. And please always check your incubators. Ito mga Pinoy eggs. Ito yung hatcher natin, no? Meron ng mga napipisa dito. Check natin. Basta't meron ng mga alikabok, meron yung mga napipisa. Yun, no? Meron isa. Minsan, nagluloko yung thermostat dito sa mga incubators. Kaya dapat yung i-double check. Always check your temperature and humidity. Lipat naman tayo sa mga setters natin, may mga owners na po yan, no? Ganyan kabilis yung pera dito. So ganito namang check, long press yung S, and another click pa ng S, 38.9. So yan yung ginagawa ko dito para ma-double check na walang sira yung ating mga thermostat. Gagawin naman natin ngayon is i-prepare natin yung ating mga permit to travel para sa ating darating na mga buyers. Makukuha nyo yan sa mga barangay nyo at meron tayong babayaran dyan.
Uuwi na ako para magbigay ng merienda dito sa mga alaga nating manok. Dahil yung bibigyan natin ng merienda is pambaitlog, which is ginagawa ko palagi. Manganap na pala to si Oink Oink at ito-transfer na to sa kanyang bagong kulungan. Ayun, no? Yan. Ready na. Meron pang isang bakante ditong tangkal at lalagyan ko to ng mga baboy. Abangan nyo na lang. Okay naman yung baboy kaso magastos lang at delikado dahil sa ASF. Yung sa amin lang dito sa probinsya ay pangkatuwaan lang at kapag merong birthday, nililitso namin. Ito mga manok natin, alam na nila na papakainin natin sila ng kanilang merienda dahil meron silang body clock na sinusunod. Kala nyo, tao lang yung may orasan ha? Manok din meron. Napakasarap sa feeling magpakain ng maraming manok. Ito, kakaunti na lang yung mga manok natin dahil nga sobrang dami ng buyers na pumupunta dito sa atin. After ng mga bookings natin, hindi muna ako magbebenta ng mga manok dahil nga magpaparami ako ulit ng magpaparami. Pero yung iba kasi hindi natin matanggihan dahil sobrang layo pa ng pinanggalingan nila papunta lang dito sa amin para bumili ng manok. After magpakain, talagang chine-check ko yung mga manok na dapat healthy sila, malakas kumain. Kasi kapag hindi kumakain yung manok, ibig sabihin may diferensya yan. Dito sa breeding pen number 3 natin, isang breeding pen lang po ito at kita nyo naman kung gaano kalalaki yung mga manok natin dahil nga hybrids yung main production natin dito sa ganitong breeding pen. Akala ng mga manok, libre yung pagkain. Siyempre, maniningil na ako ng itlog. 3 days kami nag-iimbak ng mga itlog dito and after that, niloload namin sa aming incubator para every 3 days din po yung pag-harvest namin ng mga CCO at every 3 days, benta, pera. Other side naman tayo, may itlog din dito. Dito naman tayo sa ating breeding pen number 4 which is ating mga pure Rhode Island Red. Yung pinoproduce nila dito is pure Rhode Island Red. Isa sa pinakamagandang lahi ng heritage chickens. Maganda ang kulay at talagang malakas din sa market. Konti na lang din po to sila dahil nga nabawasan na rin dahil sa palaging may pumupunta dito. Katulad sa ibang breeding pen, syempre mamumulekta din ako ng itlog dito. Kala nyo walang bayad ah. Kung merong pulang manok, meron din tayong itim na manok which is mga black ostrichs natin. Yung pinoproduce naman nito is pure black ostrichs. Siyempre, after nilang kumain, maniningil din ako dito. Malalaki and malalakas din mangitlog yung mga manok na ito. Itong breeds ng black ostrichs, malakas din po ito sa market. Marami na rin bumili ng mga black ostrichs natin. Siyempre, maniningil na ako. O, bayad na bayad. Itong mga manok na rin natin, yung nagbabayad sa kanilang mga patuka. So, wala tayong gastos dito, kundi sila na lang mismo yung gumagastos para sa kanilang sarili. Dahil nga, may income naman na nilalabas itong mga manok natin dahil everyday meron silang produksyon. 2 to 3 times a day kami nangungulikta dito ng mga itlog. Kinabukasan, ito na yung time na darating na yung mga buyers from Davao. Akalain nyo yun, napakalaki ng Davao pero halos mga taga Davao dito pumupunta sa atin at bumibili ng mga manok. Yung bibili nilang CCO is 320 chicks. O, diba ang dami? At syempre, tiba-tiba kami niyan. Yung 300 na CCO na yon, mahigit isang linggo na harvest namin yun. Isipin nyo mabuti kung kumikita pa talaga ako dito sa pumamanok. Hindi ko na sasabihin kung magkano yung kinita ko dito. Pero yung kinita namin dito, sa 1 week lang na production yan ha, ay halos isang buwan na sweldo ng isang teacher. Alam ko yon dahil nga teacher din naman yung aking asawa. Hindi naman sa pagmamayabang, pero proud na proud kami dito sa negosyo namin. Itong manukan din namin is kumpleto sa papeles. May business permits, sanitary permit, at may barangay clearance din ito at saka DTI. 2 hours yung ibibiyahin ng mga CCO na ito. Meron po yung batch, no? Kasi nga ilang batch naman talaga yan. Ganda pa ng mga CCO na ito, fully vaccinated na. 6 months bago maging breeders itong mga CCO na ito. Ihatid natin ng mga CCO na ito dahil may mga nakabooks na naman. Mahigit 1,000 heads pa yung mga nakabook sa akin. Maraming salamat sa suporta. May mga bagong hatch na naman tayo. Meron naman itong mga buyers. Meron akong ini-introduce na game up sa inyo. Ito yung pala yung nilalaro ko. Kapag hindi mo gusto yung game up na to, pwede mo nang skip yung video. Ito ang game 8. Sobrang solid na itong game 8. Lalo na yung party night na slot machine. Ilang beses ako nag-big win. Kasi ang ganda ng kanilang multiplier. Kasi ko yung pipili kung ilang spins. Mabilis din yung cash out. Nasa comment section ng link. Just gamble responsibly.